Balikan po natin, mga kapuso, si Marisol Abdurrahman. Ukol po ito sa kanyang report tungkol sa apat ang sugatan sa pagho ng bahagi ng lupa. Diyan po naman sa isang construction site sa Parañaque City. Marisol. Emil, gumuho nga ang ilang bahagi ng lupa sa isang construction site sa Barangay San Martin de Porres sa Parañaque. Ilang metro lang ang layo nito, Emil, mula doon sa relays ng PNR. Kasama kasing gumuho ang lupa kung nasan ang mga kubol at kariton ng mga vendor. Natutulog ng mga oras na yon ang mga vendor, Emil. Ang mangyari nga, ang ayon na sa kanila ay talagang napakabilis daw na insidente. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Kinuha natin ang pari ganoon ng contractor pero walang humarap sa atin kanina. Pero ngayong hapon, may managpunta doon ng mga kinatawa ng construction firm. Hindi na sila nagbigay ng pangalan sa atin. Actually, umiiwas nga ito sa atin. Pero ang sabi nila, sasagutin naman daw nila ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa lahat ng mga biktima. Pero hindi na sila sumagot doon sa iba pa nating mga katanungan. Matagal na actually pinapalit din nila itong mga vendor na nakatira doon nga sa gilid ng relays at PNR. At dahil sa insidente, muli silang pinakiusapan kanina ng mga taga-barangay na umalis na. Pero nakita natin na nandun pa rin sila hanggang umalis tayo. Kaya sabi ng kapitan ng barangay sa ayos, sumusunlay. Kailangan na talaga silang palagsahin umalis doon, Emil. Dahil nga, napakadelikado na talaga ng area na yon. So ngayon, ipinatigil na muna ang construction ng 8-story commercial building. At pansamantala, nagpapagaling pa rin sa ospital ang mga biktima. Emil. Yung insidente dito, Marisol, sa Caloocan, yung talagang volume ng tubig ang sinasabing nagpagiba dito sa pader na aming kinatatayuan. Diyan sa iyong area sa Parañaque, ano ang itinuturong ugat ng mga otoridad? That's right, Emil. Kung matatanda natin, nagkaroon ng malakas sa pag-ulan kagabi hanggang madiling araw. Ito ang itinuturo ngayon or nakikitang dahilan ng mga taga-barangay. Actually, gayon din ang mga vendor. No? Alam nila na malamang daw yun ang naging dahilan kung bakit gumuho ang lupa. Riprap actually ang bumigay, Emil, dahil nga gumuho ang lupa. Dahil nga lumambot daw ang lupa dulot nga ng pag-uulan kagabi na umabot hanggang madaling araw, Emil. So, restricted na, Marisol, tama ba? Yung area na yan na iyong kinaroroonan? That's right, Emil. Ano? Nilagyan na nila ito ng sako na parang lona para hindi na nga makalapit doon ang mga vendor. Kaya lalong mas malapit na sa Rides ngayon ang mga vendor na hanggang sa mga oras na ito, sa pagkakaalam natin, inaroon pa rin sila si area. Although nung iniwan natin yung kanina, pilit pa rin sila talagang pinapakiusapan ng mga taga-barangay. Pero for now, yes, restricted yung area, stop ang construction, at meron ang nakaharang doon in the meantime habang inaalam pa kung ano talaga ang naging sanhi o anong naging pagkukulang nitong construction doon. Marisol, kamustahin ko bilang panguli ang lagay ng panahon sa iyong area? Maayos naman ang lagay ng panahon kanina, no? Maaraw, actually, hindi naman tayo nakaranas ng pagmumulan sa area. Pero yun na nga, ina-anticipate na anytime makakaranas ng pag-uulan. Kaya sabi nga ng barangay, para hindi na maulit ang ganong insidente, lalo't yun na nga, nagkaroon nga ng pagguho ay mas mabuti na lamang na talagang kartahan ang paalisin ang mga vendor dahil kahit maganda ang panahon, anytime, baka makaranas ng pag-ulan, mas mabuti na raw ang nakasisiguro. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.